tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Magandang gabi sa'yo, Carla. Ha? Flowers for you. Ikaw? Anong ginagawa mo dito? Oh, Dad. Si Romel ba yan? May papasukin mo. Huwag kayo sa pintuan mag-usap. Ha? Ah, opo, itay. Ah, halika. Pumasok ka, Serso. Salamat. Sino ba itong bisita mo, anak, ha? Siya po si Celso, taga-kabilang barangay. Dati ko po siyang kaklase sa high school. Ay, abay mabuti naman at nadala mo itong dati mong kaklase. Oh, paano? Abay, magkwentuhan muna kayong dalawa dito, ano? At ako inaantok na. Anak, ikaw na munang bahala dyan sa bisita mo, ha? Opo, itay. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang. Baga anak, ako na siguro ang pinakamasayag ina sa mga sandaling ito. Ah, inay, huwag ko kayong masyadong OA. Salamat sa pagtanggap mo sa pag-ibig ng anak ko, Bek. Sana ay maging mapayapa at masaya ang pagsasama ninyo ng anak ko. Congratulations sa inyong dalawa. Bayaw, mahalin mo ang ate ko, ha? At huwag mong sasaktan, kundi akong makakalaban mo. Hoy, ano ka ba? Mismong araw ng kasal ko, ay ganyan ang sinasabi mo? Oh, wala naman akong masamang ibig sabihin nun, ha. Gusto ko lang na maging maganda at masayang buhay mag-asawa ninyong dalawa ni Bayaw. Hindi ba, Romel? Oo naman. Huwag kang mag-alala, Bayaw. At mamahalin ko ang ate mo. Sabado ngayon at wala ka bang pasok? Opo, itay. Araw ng pahinga ko ngayon. Ang bay talaga ng Diyos, ano, itay? Hindi pa man natin naiisip ang kabubuti ng isang bagay na sa atin eh, binigyan na niya. Tulad ng araw ng pamamahinga, binigyan tayo ng isang araw para makapagpahinga tayo. Yan bang resulta ng pagdalo mo ng Bible study, ha, anak? Ay, siya nga pala. May matagal nang hindi napapasyal dito si Romel. Eh, ano ba yung mangyari sa inyong dalawa? Ha? Di ko nga rin po alam eh. Ang huli naming pag-uusap ay noong nagpaalam siya papunta ng Maynila para daw kumanta sa isang kasal. O, bakit hindi mo tawagan? Tay, ilang beses ko na ho siyang tinatawagan. Pero nagri-ring lang yung cellphone, hindi niya sinasagot. Kaya, minessage ko na siya. Hindi pa rin nagre-reply. Abay, alamin mo kung anong nangyari sa kanya, anak. Para alam mo kung ano nang nangyari sa kanya. Abay, siya nga pala. Si Celso, ilang araw ko nang hindi napapansing nadadalaw dito sa'yo. Ah, si Celso po. Nagpaalam na hindi siya makakadalaw ng ilang araw dahil naging abala siya. Kinasal kasi yung ate niya at siya daw ang best man. Kaya syempre, nagsidatingan ang kanilang mga kamag-anak at kaibigan. Kaya wala pa rin siya hanggang ngayon.
sweetheart. Naglalambing sa akin ang inay kasi birthday niya. Oh, birthday pala ng nanay mo, edi. Maganda tayo. Ilang taon na bang inay mo? 60. Oh, eh dapat nga pala na ipagdiwang natin ang karawan ng inay mo dahil nakabot siya ng edad na 60. Oo nga eh. Ngayon nga lang namin maipagdiriwang dahil kompleto kaming magkakapatid. Sige. Huwag kang mag-alala. At papupuntahin ko dito si nainay para makatulong sa pagganda ng pagdiriwang ng kaarawan ng iyong ina. Ito, ha? Anong mo ito? Eh, Bete, ikaw pala. Kanina ka pa namin hinahanap. Matataong bang party to? Bakit pansit ang handa? Ginawa ninyong lamay ang pagdiriwang ng karoon ng inay ko, ha? Ay, anak naman, huwag kang pintasera. Pinaghirapan niya ng biyanan mo. Wala akong pakialam. Kahit sino pang naghanda niyan. Ang tanong ko, ang sagutin ninyo. Bakit pansit ang inihanda ninyo? Anong tingin nila sa atin, pobre? Marami akong pera. Handa ba ito ng mayaman, ha? Eh, kwan kasi, hinahanap ka namin kanina para kumuha sa ng pera sa'yo. Eh, kaso wala ka eh. Tiyan naman, ate. Ito nga, pagod na pagod ang binan mo sa pagluluto eh. Hoy, huwag kang ang makialam dito. Eh, gusto ko lamang kasing... Ay, gusto ka na... Tama na nga ho! Huwag na kayong mga twilan pa! Eh, kwan kasi gusto ko lang makatulong sa pag-aakala ko na matutuwa ka. Bakit ho? Sinabi ko ba na tutulong kayo? Ang sabi ko kay Romel, gusto kong paghandaan ng bongga ang inay ko. At hindi ko sinabi sa kanya na pakialaman ninyo ang paghanda ng pagdiriwang na ito. Tingnan niyo tuloy ang nangyari! Palpat! Kasi wala kayong alam sa magarbong paghanda. Pero, nagkialam kayo? Grabe ka naman, ate. Bakit mo naman pinaya yung binan mo? Dapat nga magpasalamat ka dahil nag-effort siya para mapasaya ka. Kung ganun rin lang ang kalalabasan ng pagdiriwang ng kaarawan ni inay, hindi na sana siya tumulong. Ano ba kasing pinagpuputok ng butsi mo? Wala namang masama sa ginawa niya eh. Wala bang masama sa ginawa niya? E pinagbukha niyang lamayan ang party ni inay? Ano bang lamayan ang sinasabi mo? Nagluto siya ng pansit. Oh, eh ano naman kung nagluto siya ng pansit? Ang sarap-sarap nga ang pagkakaluto niya eh. Ha? Ayoko nga eh. Dahil pang mahirap lamang ang paghahanda ng pansit. Narinito ka na pala. Akala ko wala ka pa. Ang tahimik kasi ng bahay. Ay, Tang, may kausap ba ako? Bakit hindi ka man lang sumasagot na ikinakausap kita? Apiok. Oh, narinito ka na pala. Kumusta ang pagdiriwag ng karawan ni Balae? Oh, umiyak ka ba? Eh, bakit? Anong nangyari? Eh, hindi ba't galing ka sa pagdiriwag ng karawan ni Balae? Hindi ba dapat eh masaya ka? Eh, ba't ka umiiyak ngayon? Pinahiya ako ng manugag mo, Apiong. Pinahiya ako ni Betty. Ano?
Kamusta ka na? Pasensya ka na. Halos isang linggo akong hindi nakadalaw sa'yo. Oo nga eh. Na-miss nga kita eh. Talaga? Na-miss mo rin ako? Kasi ako, miss na kita eh. Siyempre naman. Kaibigan kita din. Na-miss kita. Talaga bang hanggang kaibigan lamang ako para sa'yo? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo, may nobyo na ako. May nobyo ka? Ah, saan? Eh, bakit? Wala naman akong nakikita na dumadalaw sa'yo ng nobyo mo. Meron. Dahil kung maalala mo, hindi ba't pumunta ako sa bahay ninyo noon? Oo nga pala, no. Bakit ka nga ba napunta sa bahay noon? Nabanggit kasi ng itay ko na nandun ang nobyo ko. Kaya ko siya pinuntahan sa inyo. Ano? Nasa bahay ang nobyo mo? Eh, ano raw ang ginagawa ng nobyo mo sa aming bahay? Sinamahan niya kasi ang inay niya na nagtitinda ng tinapa. Eh, nagkataong suki ng inay mo yata ang inay niya. Kaya sa kanya bumili ng tinapa. Kaya ako napunta sa bahay ninyo para sunduin sana siya. Eh, kaso nakaalis na pala siya kasama ang kanyang inay. Ganun ba? Tindero pala ng tinapa ang karibal ko, no? Mabuti pala na magtinda na rin ako ng tinapa. Baka sakaling magustuhan mo rin ako. Sira! Ang totoo niyan, singer yung nobyo ko. At kaya lamang siya nandoon ay dahil tinulungan niya ang kanyang nanay. Bait pala ng nobyo mo. Sana kahit kalahati man lang sa ugali niya ang nasa akin para magkakaroon ako ng pag-asa na sagutin mo. Ayan ka na naman eh. Seryosong usapan, ginagawa mong biro. Hindi ako nagbibiro, Carla. Pwede ko lang na makuha ang kahit isang magandang katangian ng nobyo mo. Gugustuhin ko. Magkaroon lamang ako ng pag-asa sa'yo. Dahil mahal na mahal kita, Carla. At hindi ako titigil ng panunuyo sa'yo hanggat mapaibig ako sa'yo. Ano bang ulam, Romel? Ito, tuyo at nilagang itlog. Yan na naman. Di ba, paborito mo ito kaya niluto ko. Nagprito rin ako ng tosino. Ayan, oh. Bakit naman inilaga ang itlog? Bakit hindi na lamang sunny side up? Eh, mas mabuti kasi kung nilagang itlog, mas masustansya yun. Wala akong pakialam sa sustansya na sinasabi mo. Ang gusto ko ang sundin mo, hindi ang gusto mo. Okay, huwag ka lang maglala. Sa susunod, lulutuin ko ng gusto mong luto ng itlog. Para namang maraming pagpibilian ang itlog eh. Nilaga lang naman at prito. Bakit ka kasi umaangal? Hindi naman ikaw ang nagluto. Kung ikaw sanang naunang nagising, di ikaw yung nagluto. Ay, tama na yan. Walang kwintang-kwintang bagay. Nagagalit ka. Mabuti naman at napasyal kayo dito sa bahay. Itay, ang inay ho? Ha? Eh, kuhan na malingke, kaya hindi niyo naabutan. Kumain ka ng kumain, Betty. Huwag kang mahiya. Ha? Oh, ito pa, masarap yan. At bakit naman ako mahihiya? Ha? Itay, ang ibig lamang sabihin ni Betty, medyo nagda-diet siya, kaya hindi masyadong kumakain yan. Ilang taon ka na ba, Betty? Kano po? 22 po. Nako, kainin mo nang kainin kung ano ang paghahanda sa'yo.
dahil hindi lahat ng panahon ay makakain mo ang mga ito. Pag tumanda ka huwag ay... Huwag nga ninyong ipilit na kainin ko ang pagkain mahirap. Dahil hindi ko makakain ang mga yan. Isusuka ko lang ang mga yan eh. Kung ipipilit ninyong ipakain sa akin. Betty, anak, ano ba itong sinumbong sa akin ng biyanan mo, ha? At nagsumbong na pala sa inyo ang matandang yon. Anak, dahil pinahiya mo ang mga biyanan mo. Wala na ba akong maririnig sa bayan nito? Kundi ang sisihin ako? Sa ayaw kong kumain ng pagkain nila? Ano magagawa ko? Bakit ho ba? Pag nasira ang tiyan ko, sila ang gagastos ng Pampa Hospital ko? Di naman yata tama ang inaasal mo, anak. Bakit ba silang kinakampihan ninyo? Ako ang anak ninyo, hindi sila. Pero mali ka. Kung ayaw mong kainin ang inanok nilang pagkain, pwede ka namang tumanggi. Pero tumanggi ka nang hindi mo sila dapat hiyain. Siya nga naman, ate. Isa ka pa. Bakit ka ba nagkikilam sa usapan namin ni inay? Dahil narinig ko lahat ang pag-uusap ninyo ni inay. Sabay, sumusobra ka na, ate. Nakapunta ka lang ng ibang bansa. Nagkaroon ka lang ng maraming pera. Ang tingin mo na sa sarili mo ay ang taas-taas. Eh, bakit? Saan ka ba nang galing? Mahirap din ang buhay mo dati, ah. Huwag mo nga akong turuan. Yung tuyo, dati mo namang gustong-gustong kainin yun, eh. Mas masarap pa nga ang piniprito kong tuyo kaysa sa kinakain natin noon. Pero anong ginawa mo? Inutusan mo akong itapon yun. Dahil, sabi mo, mas mabaho pa dun ang dating tuyo na kinakain mo. Pero, nabuhay ka. Tumigil na nga! Ito pa, naging marmol lang ang inaapakan mong sahig. Pinapawiksikan mo pa ng perfume. May sayad ka na yata sa ulo, ate. Eh, bago mo nga pandirihan ang mga bagay ngayon, tignan mo muna kung saan ka galing. Hindi ba't maputik na kawayan ang dating inaapakan mo? Oh, bakit kung pahiyain mo ang mga mismong magulang mo eh, daig pa niya ang tsimay? Dumami lang ang pera mo kung magsalita ka. Akala mo kung sino kang mayaman? Tama na yan, Celso. Tama na. Inay, pagsabihin niyo kasi si ate, huwag kayong matakot sa kanya. Anak lamang siya. Magulang kayo. Pati rin ba ikaw hindi na nakikinig sa akin, ha, Celso? Nare-respeto po kayo, inay. Pero pagsabihan niyo si ate, kasi nagkaroon ng pera, yumamang na. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang. Ano ka ba naman, Betty? Hindi mo na binigyan ng respeto ang mga magulang ko. At anong gusto mong gawin ko? Ang kainin ko, ang pagkain inihinda nila, ayaw ko nga eh. Kung ayaw mo, di huwag ka nalang umimik. Pinagtakpan na nga kita eh. Para hindi masyadong mapahiya ang magulang ko. Pero talaga hiniya mong magulang ko. Pasensya siya. Ganitong ugali ko eh, diretsahan. Hindi naman porke ganyan ang ugali mo, pagpapasensya na kita. Teka nga muna. Bakit mo ba ako inaaway, ha? Ipinagtatanggol mo ang magulang mo? Sige, pagtanggol mo! Umalis ka ngayon sa bahay at umuwi ka dun sa nabubulok ninyong bahay! Ano ang gagawin ni Romel sa pagkakataong yun? Mga giliw namin tagapakinig, sundan bukas
ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dula. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Maligdan, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang aalaala nating di malilimutan kay sarap ng ating suyuan, lagi kong natatandaan.